So what's up guys, Action here, back again with another vlog. So today guys, i-unbox natin tong Supremo 4K action camera. So nag-upgrade na sila ng bagong version. So new sensor to guys. So bago muna i-unbox, pakita ko muna yung mga nakasulat dito. So meron siyang authentic na 16 megapixel na Sony IMX sensor, real 4K. Ewan ko lang kung interpolated to guys eh. 4K video, wala naman nakalagay interpolated. Pero dun sa sensor, 10 megapixel tayo, may interpolated. So 16 megapixel. So yan, Supremo app na editing features. Meron siyang may app, pwede nyong matransfer yung videos or pwede kayo makaplay via app. Control your, for example, i-connect nyo, i-prepare nyo yung tablet or smartphone nyo dito sa Supremo 4K gamit yung app na yon. Then faster processor versus Supremo 1, ito yung previous na model. So meron din ako na guys, nakapag-review na rin ako niyan. So you can check na lang sa description ng video or yung may lalabas diyan sa upper right corner ng video. So integrated gyroscope. So meron din siyang gyroscope. So ito yung technology guys para may stable yung videos nyo. 7-layer na glass lens. Quick specification lang guys. So you can see yung lens niya is 170 degrees. Screen display is 2 inches. Next, yung video niya is yung 4K at 24 frames per second. 2K at 30 frames. Then meron siyang 1080p, yun yung full HD at 60 frames per second video quality. So sa photo naman, meron siyang 16 megapixel na 20 megapixel na interpolated. So battery naman is 1000 milliampere, then waterproof maximum up to 30 meters. Ports, meron siyang HDMI mini, then papakita sa inyo mamaya guys, USB 2.0. Memory card supported up to 32GB memory na class 10. Hindi siya included in the box. Meron siyang added feature na red light compensation function in diving mode. On this side, some marketing stuff here. You can download the app available at. So if you're using iOS, so try din namin mamaya connect yung sa Apple device and yung sa Android. So both supported yung Google Play and App Store. So you can download na lang guys. Alright, so yan. Share your footage yung sa Supremo World. Meron siya na Facebook, YouTube, and Instagram. Then yung website nila. On this side, ito yung what's in the box. Ito yung papakita ko sa inyo. Okay, so meron siyang free guys na extra battery. So you can see. Then may remote and helmet mount and bike mount. So in each package. Bakit ako lang sa inyo yung loob. Nabuksan ko na ito guys. Nung binili ko kasi, chinek ko muna kung talagang working. So medyo hassle. Same packaging nung previous model. Pero meron siyang included. Buksan natin isa-isa para ipakita ko sa inyo. Marami siyang included ngayon. Nabaksak na. Oh, you wish. Alright. So yan guys. Tanggal ko muna lahat. Kunin muna natin yung mga accessories na included. Kasi babasahin ko kung ano yun. Hindi ko siya actually kabisado. Ayan, papakita ko na lang sa inyo. So, ang tawag dito is the J-hook na buckle. So, ayan. So, ito yung three-way na pivot arm. And may thumb screws nakasama. So, isa lang yung nakalagay. Tapos, meron siyang adhesive safety teeter. Alam ko dito sa, para to sa mga yung sa helmet. Para hindi malaglag. Just in case. Fiber cloth pang punas dun sa LCD screen. Then, USB cable, charger, adapter. So output is 2 amps. Tingin ko fast charger naman to. So malalaman natin yan sa review. Meron siyang flat mount and curved mount. Flat is yung flat surface. Tapos yung curved mount naman is yung mga medyo slightly curved para sa helmet. Yung rotating na 360 na swivel arm. Then check natin kung ano. So extra batteries. Supremo 1 kung pwede siya yung battery. So malalaman natin yung mamaya. So yung strap guys, meron siya included na tatlo. So very nice, nag-a-add sila ng mga gito. Pwede nyo itong magamit, for example, if you want to secure your yan, meron siya ng velcro strap. Then ito yung frame niya nakasama. So pwede ito guys, yung sa frame, pwede nyo ilagay yung sa car mount with yung standard na screw for yung sa tripod. So pwede siyang nakaganyan, then nakaganito. For example, gagamit nyo na as yung car mode, gagamit nyo as a dashcam, pwede rin. Kung gusto nyo rin mga ganong videos, comment lang kayo, pwede ko siyang gawa ng video. Handlebar mount, ito yung para sa bike guys, so may included na siya na yung sa rubber, may absorb na yung shake. Then another, yung sa three-way pivot arm and then thumb screws, kasama din yung kanina. Then meron siyang additional batteries.
para saan yung siguro yung batteries guys, para sa wrist remote, yung remote niya. Ewan ko lang guys kung magkakaroon na naman ng problema dito sa wrist remote nila, kasi last time hindi ko nagamit, actually sira eh, karoon ng problema yung sa connection between the paano i-pair yung wrist remote dun sa cam. So sana ngayon hindi na magkaroon ng problema. Right, so meron siyang yan, paano siya tanggalin, may tool. So apat yan, may extra. I don't know kung meron pang nakalagay na doon. So check natin mamaya. So meron siyang replacement back door clip mount para sa mga bag. For example, like, gusto nyo lagay sa bag, yung parang quick na ilalagay nyo lang. So pwede nyo ikabit dito. So pakita ko sa inyo. So natatanggal siya. So clip nyo lang. For example, gusto nyo i-clip sa bag. So pwede siyang ganun. Tatlo yung three-way pivot arm. Then meron siyang stickers. Yeah, very nice. May dalawa siyang available na stickers guys. Suprema 4K. Meron siyang promo pagka nag-upload ka ng awesome photo and video. Then best caption. Meron kayong libre t-shirt. Suprema. Then meron siyang else extra cable ties. Just in case. Quick guide ng remote. So malalaman natin kung masusundan natin, then malalaman natin kung ano. Then yung manual and user guide. So, yun. Tapos na tayo sa accessories. Then let's check yung camera na. Ayun guys, pasensya na sa background noise. So ito yung guys yung wrist remote. So na-upgrade na rin sila. Mamaya tatanggalin natin yan. Meron sa yung 6 screws. Medyo mahirap tanggalin. I don't know kung waterproof. So hindi ata waterproof guys. Tanggalin natin yung screws niya. Mahirap tanggalin guys. Gamit kayo ng screwdriver. So yung sa quick knuckle to, tinanggal ko na. Then let's check muna. Parang same lang at case ng Suprema 1 camera. Ayan guys, ito na yung 4K, Suprema 4K camera. Ayan, so yan, napakaganda niya. Alright, so parang rubberized finish yung texture dito sa gilid. Tapos na-improve sa screen display nila. So dati kasi parang yung nakalubog dito. Front is yan, na-improve din. Matte finish compared dun sa textured yung dati na plastic. So same din, parang solid na solid yung pagkakagawa dito. Then yung mga LED niya, so makikita nyo kalabas na LED para makita yung indicator siya. So color blue yan. Then makikita nyo rin dito yung power on and yung shutter button. LED indicator ta. Tapos merong yung mic dito. Then dito yung mga USB port, rubberized cover. So micro USB, micro SD card, then yung HDMI. Tapos dito, yung battery niya. So, hindi naman mahirap tanggalin guys. Meron siyang extra battery. Nakita nyo naman kanina guys, diba? Then, ipasok ulit natin. Ayun, na-on ko na guys. Actually, ang bilis niya. Uy, wow, ang bilis. Ang bilis ng pagkaka-on. So, try ulit natin. Off ulit natin. Alright, so on natin. Check natin kung ilang minutes ko. Importante kasi sa akin to eh. Kung gano'ng kabilis pumasok, mag-boot dun sa UI. One, ready? 1, 2, 3. So yun, napakabilis. Mga around 2 seconds lang ata. So ito yung UI, hindi siya touchscreen. Plasticking muna natin guys. And sa lens. So let's try na guys, mag-record ng video. Gagamitin ko na memory card is the Pacer na 16GB. So Suprema 4K is supported up to 32GB na micro SD card. So ito guys is class 10. Yun. Restart na. Ay, naka-on yun. So, restart natin. Then, para makita ko sa inyo. Yung ano niya. So, ito yung first UI guys. So, makita nyo yung time remaining ata doon. Then, nakaset siya to ultra high definition na 24 frames per second. Yun yung 4K. Tapos, may nakalagay, naka-indicate dito is yung microphone. Then, yung exposure value. Then, yung date. So, you can set na lang guys yung manually dun sa settings. Then, yung time. Ibig sabihin, may naka-insert na micro SD card na icon. Then, yung battery indicator niya at the lower right corner. Tapos, makita nyo dito guys, filming logo. Or, naka-loop ata to yung video. Ano siya sa 3 minutes. I don't know kung ano yun. So, first time ko na to guys. So, wala akong idea. Hindi ko pa naka-alkal yung manual. So, yan. Sunet natin. Sa photo mode. So you can see naman guys yung photo mode. Parang same yung control niya dun sa Suprema 1. Nakita nyo yun. Meron akong tutorial na ginawa dun. So you can check na lang yun kung paano siya. So you can yung ISO, exposure value,
yung iOS o naka-auto. So default settings, lahat ng i-upload kong video is default settings muna. Kung ay kusyan, baka pwede ka mag-upload ng settings for the video, yung tamang settings. So depende kasi yun guys, dun sa scenario or yung place na isushoot mo. So pwede ko rin ko yung gawa ng basic tutorial kung anong tamang settings. Alright, so kung gusto niyo mga ganung video, comment lang kayo. Testing natin yung photo. So ang default niya is yung 12 megapixel, nakikita niyo naman. Then yung remaining number of shots, so 4,824 dito sa 16 GB. So tingin ko meron laman yun. So check natin. So i-upload ko na lang, mag-appear na lang yun dyan. Alright, so let's check ulit yung power button niya. Pindutin natin ng mabilis. Then mapupunta siya sa yung file. And so yung file niya, for example, ito yung preview screen. And so, okay. So ito guys, ito yung laman ng previous ano ko. So hindi ito yung mismong laman. May nakasave na siya. So labas natin. Ayun o, nakikita niyo. So ito yung settings, video resolution, yan, mga date stamp, picture quality, sharpness, anti-shake, ito yung gyro, exposure value, white balance, filters, ISO delete, ayan, time settings, so lahat yun, beep sounds, yun, frequency, yan. Dami niyang ano, so meron siyang car mode guys ha, ayan, may aqua mode pa and fish eye settings, so kalikutin natin mamaya, ayan, alright. So ngayon muna guys, bago ko ipakita yung mga settings sa inyo, maliligo muna ako. So siguro gawin ko na lang ulit ng continuation mamaya kasi saglit lang kami dito sa pool. Ito yung bahay ng kapatid ko. So nag-visit lang ako, so medyo naghahabol na ako sa oras. Pag nag-ano kayo sa settings, pindutin lang ito yung power button na mabilis. So back tayo sa filming na logo. Magre-record na tayo ng video sa underwater. Papakita ko sa inyo. Alright? Alright guys, nung habang naliligo ako kanina, nakita ko, napansin ko, pinasukan siya ng tubig. So, nakalimutan ko mag-water leak test. So, nakikita niyo yung tubig, ayun o, nandun na siya dito sa may baba, bandang baba. So, tanggalin ko muna. So, nakalimutan ko mag-water leak test, baka nasira na to. Shit, check muna natin guys. Ayun, basa na nga. Nakita na yung water doon, sa may gilid. So yan, sa mga Soproma 4K users, kung bibili kayo nitong product na to, I do recommend na mag-water leak test muna kayo. Okay? So baka hindi ko muna to buksan kasi ayan, pinasukan na ng tubig guys. Nakita nyo, di ba? Ayan yung tubig oh. Yun. Then baka nabasa yung battery niya. Ayan, basa na. Ayun, hindi naman siya basa. So far guys, hindi naman basa yung sulob ng battery. Hindi naman siguro pinasukan. So, ewan ko lang kung dito, yung sa memory card niya, pinasukan. So, try ko munang i-on. Then, malalaman natin kung okay pa. Ayun, okay pa. Okay pa ton.
So okay pa, working pa guys. So try natin kung i-record kung nabasa yung portion ng ano. Nung ano. Ayan guys, so okay pa. Yun, buti na lang hindi nasira. So yun guys, I do suggest or I do recommend guys, bago nyo gamitin sa underwater. Nakalimutan ko lang kasi mag-water leak test kanina. Ilalagay nyo yung tissue yung loob ng waterproof case. Then after nun, lublub nyo sa tubig, tapos pindot-pindotin nyo yung mga buttons para kasi maalaman nyo kung may leak yung waterproof case nya. So I don't know kung yung sa door lang, yung free na door ng waterproof case is nandun siguro yung problema nagli-leak. So papapalatan ko muna yan, alright? So tingnan nyo guys, yung waterproof case nya is yung may butas. So I don't know kung dito sa door lang yun. So, mayroon namang replacement doon na inad sila. So, mamaya, i-replace natin kung yun nga yung sa door yung sira, yung may butas or may leak. Alright? So, ngayon guys, i-ano ko kayo dun sa wifi paano i-pair yung Prima 4K nyo dito sa iOS. Mayroon akong iPhone dito and dun sa Android. So, mayroon akong Android device dito. So first, gawin muna natin is di sa iOS muna. Alright, so on nyo muna yung Prima 4K nyo. There you have it. Tapos, ang gawin nyo guys is connect kayo sa Wi-Fi. Tapos, punta kayo ng App Store. Then search nyo yung Supremo. Yun, Supremo World. So get natin. Install. So while waiting for the installation guys, is gagawin ko rin yun sa Android. The Android device is punta kayo ng Play Store, Google Play. Then search nyo si Supremo World. Then install. So downloading na silang dalawa. Download ko na yung app, pair na natin. So natin yung Suprema 4K. Pindutin nyo tong Wi-Fi button. Nakapindot na. So nang sabi dito is, ayan, nakikita nyo yung SSID nya is Suprema 4K. Pag search natin mamaya, then yung password nya is 1234567 8. Check natin sa device settings, smartphone. So punta tayo ng Wi-Fi settings. Then choose natin yung SSID na Suprema 4K. Click natin yun. Then yung password sabi dito is 1234567 6. So type natin yung 1234567 6. 1234567 8. So okay, so join natin. So yan, connected na siya guys. Then after nun, punta kayo ng app. So yun yung dinownload natin kanina, Premium World app. So alam na lang guys. Then yan, nakikita nyo yung connect na lang natin. So pair na lang natin guys. So yan, connected na ako. So nakikita nyo yung ano nya. Ayan guys, may konting delay. Nakikita nyo yung ano. So you can change the settings. Ayan, makakapalit kayo ng video resolution loop. So lahat guys is mako-control nyo dito sa kailangan yung settings, yung video resolution yan, sa photo, self timer, yung mga ganyan, sa camera yan. So for example, palit tayo ng resolution, 720p, 30 frames per second, para makatipid tayo sa memory, right? Then done natin. Oh wait lang, tayo sa photo, and then check natin. So yan, sa photo resolution is 12 megapixel lang. Then record tayo ng video. So yun guys, recording na siya. So you can see naman guys, while recording, nagbiblink yung LED indicator dito. Tapos, naka-on yung Wi-Fi. So ibig sabihin is, may ilaw tong LED dito sa may Wi-Fi button niya. Stop na recording natin. Ade, wait lang. Paano mag-change ng ano? Change siya ng settings. Gusto ko ng photo mode. Then you can, then check na. Ayan. Hey Christian, gusto kong download from my phone. Kasi, ang alam ko guys, is pagka kinapture mo, is masasave dito. Then, paano mapupunta dito sa smartphone? Hey Christian, bakit wala yung ano, hindi na-save? Punta tayo dito sa may settings, thumbnail niya for the photo, yun yung nakuha. So ito guys, depend dun sa signal. Dapat kasi, ano, yan. For example, ito. Ito yung laman ng memory card na photo. So dito lahat yun. So let's say for example, ito, gusto nyo i-download yung kanina. Ayan. So ang gawin nyo lang guys, click nyo lang to. Then save image. Okay, check natin sa image guys ng iOS. Tayo sa gallery. Ayun, na-save na siya guys. So today, and na-save na sa phone yung ginawa lang natin kanina. So ayan na, na-save na. So ganoon lang ka simple kung paano nyo i-download yung ano. So follow the sa app lang. Alright, next guys, Android device naman. So ganoon na ganoon din. So downloaded na, then click nyo lang sa Premier World and switch on natin. From the start, yun yung ginawa natin kanina. So switch on the Wi-Fi button. So ayan, channel na siya.
Check natin yung SSID is yung Suprema 4K. So, waiting for the device mag-appear dito. Yun. So, nag-appear na siya. Then, click natin. So, yan. Connected na. Then, once na-connected na kayo, ito na kayo dun sa app. Right? So, ganun lang kasimple, guys. So, yeah. There you have it. Parang mas delayed yung sa Android, you know, na naka-compare nyo kanina. So, still guys, same yung UI ng app. So, meron kayong battery indicator, yung Wi-Fi signal, yung signal ng Wi-Fi ata yan. Then, yung record button for the video. Then, change kayo ng settings, yung photo mode. And, self-timer, photo burst, and loop recording. Wow, may instant edit pa dito. Nice app. Tutukan natin dito. Then, photo mode. Then, let's check yung photo mode kanina. Yung guys, medyo may bug to. Hindi napupunta dun sa photo mode. So, record natin. Wait lang guys ha. Hindi napupunta sa photo mode eh. Ayun o, medyo may bug. So, hindi siya napupunta sa dun sa may thumbnail ng mga recorded photos and videos. So, yan guys, if you're having a hard time, yung mga Android users, nagkaroon ba kayo ng problema? Akin kasi nagkakaroon ako ng problema. So, yun guys, comment na lang, nagkakaroon kayo ng problema app ng Suprema World for the Android device. So, yun, comment lang guys. Alright, so, yun lang guys, after naman ito guys, is gagawin ko na yung sa Riz Remote i-prepare natin. Natapos natin yung sa Wi-Fi, ito naman ay for the pairing ng Riz Remote nyo. So, magandang feature to, for example, gusto nyo control, ganyan lang sa Riz nyo, yung remote, then you can control na yung photo and recording videos. So, yan. Demonstrate ko sa inyo, guys. Yung last time, guys, hindi ko siya nagamit kasi having hard time paano i-connect yung Riz Remote dun sa Suprema 1. I hope the Riz Remote ato is madali ko siyang ikabit. So, yung Suprema 4K na Riz Remote is meron siyang included na screws. Ito, guys, wala pang battery ito eh. So, meron siyang 4 extra batteries na included na natin ikabit. Demo ko sa inyo paano siya ikabit. So, I think, guys, hindi waterproof yung Riz Remote niya. Demo ko na, guys. Tanggalin muna natin yung 6 na screws. So, check natin yung loob. Check na lang guys, baka mahalaglog yung rubber. So, ang kakabitan natin guys, battery, lithium ion. So, bago nyo ikabit guys, kunin nyo tong plastic na included para ma-secure yung battery. Then, kapit nyo ng nakaganito. Tapos, yung logo guys, facing upward dapat na nakaganyan. Tapos, yung harang dito ng plastic is nakaganyan din para ma-secure yung battery. Then, pasok mo natin yung battery. Face positive sign dito sa baba. Yan, nakababa. So, ganyan yan pagkabit. Insert natin. Ayan. So, ayan na guys. So, nakakabit ko na. So, ganyan yung magiging itsura niya. Right? Yung plastic. Sundan nyo na lang yung video. Yung plastic. Fair natin makabit. Na-insert yung battery. So, lagay na natin itong screws ko muna guys. Nabalik ko na yung mga screws. Then, secure na yung sa may backplate ng Riz Remote. Fair na natin yung device. On muna natin yung Suprema 4K. So, yan. Naka-on na. Standby muna yan guys. Click na natin. It's either yung photo or yung video niya para ma-activate yung Riz Remote niya. So, click natin yung photo. Ayan guys, so nagkakaroon ng problema. Ayaw niya mag-on, mag-activate. So nagkamali ata ako dun sa... So try muna ako ng other batteries. Wait lang guys. So may problema lang dito guys. Try nyo i-push tong... Baka magsikip. Pinapahirapan ako nitong battery na to. Actually, magagamit yun po lang kahit wala to eh. Ako kasi yung sa Suprema 1 ko, okay naman. Yung nga lang sa selfie or yung sa self. Hirap magtanggal-tanggal ng screw guys eh. Check natin kung ma-activate. Yun, nag-activate na siya guys, umilaw. So, activated na siya. So, yun nga guys, pagka hindi nag-on, try nyo lang i-push tong dalawa. Ayan, medyo nag-stock up na yung ano. So, hindi ko muna gagalimin to guys, i-activate muna natin. Papakita ko lang sa inyo kung paano siya i-pair. So, mamaya ko na-ayusin yan. So, kakabit ko muna to. Then, yun, papakita ko sa inyo mamaya i-pair. So, guys, activated na yung Riz Remote. Then, i-prepare na natin sa Suprema 4K na action camera. Then, yun, on muna natin yung Suprema 4K. Standby muna. Ito guys, paano i-pair yung Riz Remote is pinutin muna natin itong yung pair button niya for 5 seconds. So, pinutin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi siya gumagana. Waiting for the red light indicator. So, wala talaga guys. Wala talaga. So, press natin yung flicker. Ayun. So, press natin for 2 seconds. Then, release. So, check natin. So, nakakita nyo guys. So, check natin kung... Ayun naman.
Yan guys, medyo sumasakit yung ayun yung gumana talaga. So, tinunod ko naman yung step by steps. So, ito kasi yung nakalagay sa manual, guys. Okay, pakita ko na sa inyo. So, activate the, activated na. Then, once the photo is, so click the red button. So, once the photo or video is 5 seconds, yung pair button. So, pair natin. O, yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, nagpi-flicker na siya. Then, press the Wi-Fi button, yung Wi-Fi ng camera. Alright. So, press natin ng 2 seconds until the blue. Ayun. So, nagpi-flicker. And release. So, ayan. Release na. Hindi kaya turns blue. So, ayan. Nag-turn blue na. So, release natin. So, naka-release na. Then, try natin. Ayun. Okay na pala, guys. Ayun na. So, ayan, guys. Na-pair ko na. So, sa photo. So, for the video. Ayun. So, ayan. Ay, salamat na pair ko din. Mahirap lang siya i-pair. Sundan nyo na lang, guys. Repeat nyo na lang yung ginawa ko kanina. Yung sa pagkabit na ng battery, guys, kung di siya gumana, i-press nyo na lang yung nakita nyo kanina. Bago ako magtapos ay quick overview lang ng settings ng Supra Mon. So, paano tayo mapupunta sa settings? Pindutin nyo lang itong yung power button ng mabilis. Siguro 3 times. And so, mapupunta ako sa photo mode. Then, punta kayo ulit. Pindutin nyo ulit. Mapupunta kayo sa may preview photo and video yung recorded dun sa memory card nyo. Then, press nyo ulit. Yan, mapupunta na kayo sa settings. So, after nun, ito na yung settings ng Supra Mon 4K. So, yan. Check natin, guys, kung ano yung mga settings nya nandito. Compared dun sa Supra Mon 1, medyo wala na kasi, diba, guys? Medyo konti lang yung mapipili nyo. Like dito is upgrade na sila. So, yun nga sinasabi nila is 5 times better than the Supra 1. Alright? So, yan. At nakita nyo yung first option is yung sa menu nya is yung video resolution. So, you can select, guys, from 4K at 24 frames per second down to, yan, yung GA quality. Right? So, paano yung pag-choose? Yung pag-choose lang, guys, is hit nyo lang tong shutter button. For example, yan. 1080p at 60 frames per second set nyo lang. So, paano pag-maneuver, guys? Madali lang yan, guys. Gumawa akong review ng Supra 1. So, almost the same lang ng controls nila in navigation. So, ito yung pang-navigate ng down. So, wala siyang up, guys, ha. So, medyo yun nga lang ang pangit dito. So, ito lang yung navigate button niya. Loop recording. Things, guys, is good for dashcam. So, ay, wait lang. Ito pangit, guys, pag yung ano eh. Uulit kayo sa bandang kayo lang ang pangit dito. Then, yung loop recording. Yun nga, sinasabi ko kanina. Then, choose natin. So, meron siyang choices ng 3 minutes. Re-record. Then, pag na-hit nyo yung 3 minutes, then magka-cut yung video. Then, start a recording again. So, every 3 minutes, guys, makakat, then magpapanula na naman ng panabagong recording. So, meron siyang 3, 5, and 10 minutes. Right, so off natin. So, time-lapse recording, ito yung mga fast. For example, sa net nyo yan dyan. Then, magre-record siya, 1 seconds, 2 seconds, every, ayan, kung ano yung naset nyo, guys, doon siya magre-record yung sensor niya. Then, hit siya. Every, for example, every 1 second, magre-record siya. So, ito yung good for yung mga sunset, sunrise, yung clouds. Yan, ay bigyan ko ito, guys. Siguro gawa ako ng separate video for the time-lapse yung tutorial. Right? So, HDR mode. Ito naman, guys. For example, against the light, medyo madilim yung subject. Then, on nyo lang to. So, medyo liliwanag yung subject nyo. For example, high dynamic range. Alright? Audio recording, on-off. Kung ayaw nyo lang mag-record. Kung mag-voice over kayo, yun. Pwede nyo i-off yun para makasave din ng memory. So, slow-mo. Slow motion available lang, guys, is 720p at 120 frames per second and VGA quality na 240 frames per second. Date stamp, guys, yung nasa lower left corner, makikita kayong parang naka-record yung date and time. Ako, ino-off ko yan. By default, naka-on siya. So, ino-off ko yan. So, motion detection, ito, guys, maganda feature to. For example, kung lari, nakalimutan nyo yung wrist remote nyo, dun sa frame, pag may gumalaw dun, mag-automatic record siya. So, magandang feature to. And gyroscope, yung para may stable yung video, yung sa anti, yung shake. Yun. So, magandang technology yan. Future, gamit na gamit ko yan. You know, guys. So, on yun lang yan, guys. Yun. So, naka-on yun sa akin. So, image size for photo mode to, guys. Supported siya to VGA quality up to 20 frames. 20 megapixels. So, interpolated yan, guys. Default is 12 megapixels. So, burst mode. Ang burst mode is 3 photos. Ito yung continue shooting. Pag prenas nyo is magre-record sunod-sunod na photo. So, up to 10. Picture quality. Fine lang, guys. Sharpness. If you want to, kung marunong kayo mag-edit, video editing, then piliin nyo yung soft. Doon na lang kalikutin. Or kung hindi naman kayo marunong mag-editing, if you want a strong, gusto nyo i-upload kagad, malinaw yung sharpness yan. Feeling na lang. So, I'll just leave it mga fine. Default lang, guys. Anti-shake, on nyo lang to, guys. For example, ito yung feature na hindi blur yung mga photos nyo. So, on nyo na lang to.
For example, wala kayong tripod or something na ano. Minsan kasi medyo blurry. So, magandang feature to. Exposure value. For example, place na ano nyo is medyo dark. Exposure nyo is taasan nyo. Then, pag maliwanag, babaan nyo. Right? So, white balance. Leave it auto. Depende rin sa condition. Filters. Yan, may magandang black, white sepia if you want that kind of ano. Then, ISO settings. For yung sensor sensitivity nya. So, I leave auto. Then, delete. Protect yung data. Date and time settings. So, guys, pag alam ko pag natatanggal yung battery, nare-reset yun. Auto power off for 5 minutes. Yan, so check nyo lang guys. Yung beep sound, kung gusto nyo matanggal yung tunog, ayaw nyo yun, off nyo na lang. Then, language, frequency, 50 and 60 hertz. So, sa TV to guys, yung standard. So, mas mataas, mas maganda. So, itong option is nasa 60 hertz. Video standard, by default, NTCSC. Ito yung mga frames per second, mga ganun guys. PAL, standard yan. Alright. TV output, then on nyo na lang guys. If you want to view on your malaking mga TV screen. Then, screensaver. Just for 30 seconds na lang mawawala yung ano, ayan, namatay yung ano ko. So car mode, ayan, field of view, yung car mode guys, nalagpasan ko ah. Medium wide yan, so wide for wide, medium, then naka-crop. Alam ko, ewan ko lang guys kung sa field of view ah, naka-crop to eh. Pag narrow, yung palapit ng palapit yung view niya. So I leave it yung wide, so fish eye effect, meron siyang on and off. So aqua mode, kung siguro sa underwater to. Wi-Fi and SSID if you want to change, and yung password. So I leave it, ano lang. So format, micro SD card kung medyo naglolo ko, and yung default settings niya. Then yung version is 5.1, that one. So I hope na mag-upgrade sila for the ano fix or any bugs na yun nga, na na-encounter ko is yung bug sa ano niya, sa app niya for the Android device, yun na-encounter ko kanina. Alright, so yun lang guys, thank you for watching. Kung may nakalimutan man ako, just drop a comment down below dun sa comment section area, at babaling ako kayo si email message kayo doon. So, yun lang. Thank you guys for watching. Balikan ko kayo dito. Yung sa door niya, yun nga, nag-leak test. So, yan, kung mag underwater kayo, make sure guys, nakapag-leak test na kayo. Yun lang. Just to make sure na hindi siya mapapasukan. So, yun sa akin, buti na lang hindi siya pinasukan. So, always check na lang guys. Marami pa akong gagawin dito guys. Gagawin ko pa siya ng comparison with the SJCAM M20, kung para sa lang 48. So, halos same rin ng price ata, SJCAM M20. So, nireview ko na yun. So, you can check na lang guys, sa channel ko. Alright, so yun lang. Maraming salamat sa panonood. Make sure to like the video kung nakatulong man sa inyo. Subscribe kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe. And yun lang. So, comment if you have any questions. Ako nga pala ulit si Action, and bye-bye.